Nagmamatigas ang kampo ni PDP laban Vice Chairman Alfonso Cusi matapos siyang patalsikin sa partido ng party president na si Senator Manny Pacquiao. Kakampi ni Pacman ang kapwa senador na si Coco Pimentel na hindi raw hahayaan ang mga sabik sa kapangyarihan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baño. Walang duda, hati ngayon ang PDP laban. Ang tanong, sinong tama at sinong mali? May magpapaubaya ba para maplansya ang gusot? Nakahanap ng kakampi si PDP laban President at Senator Manny Pacquiao kay PDP laban Executive Vice Chairman at Senator Coco Pimentel. Ama ni Senator Coco, si dating Senador Nene Pimentel na isa sa mga nagtatag ng partido. Kaya hindi raw siya papayag na manaig ang mga power grabber o yung mga sabik sa kapangyarihan. Baligtad pa yung... Ganun yung ano niya, yung mask niya. Ano ba ito? Superhero ba ito? Kalabas ang ilong. Yung mga sumali lang after nanalo na... Papakita tayo para mas maganda yung kwento niya. Tuloy mo. Para sumuwalat sa pagmumukha mo yung sinasabi mo, ha? Tatag ng partido. Kaya hindi raw siya papayag na manaig ang mga power grabber o yung mga sabik sa kapangyarihan. Yung mga sumali lang after nanalo na si President Duterte, hindi naman nagpapakita, baka binipisyo lang naman yung gusto. Hindi rin kami papayag na you will take over the party. At etsapwera yung mga matagal ng party mates, dugo na yung in-invest dyan. Kawawa naman to si Coco, ano? Nagsasalita siya ng ang bilis umikot eh, di ba? Eh si Pacquiao yun eh. Yung sinasabi niya sumali lang nung nanalo si Duterte. O sino ba yun? Si Pacquiao yun eh. Si Pacquiao talaga yun eh. Si Pacquiao kung kanin-kaninong partido yan hanggang galing. At ngayon nandyan na. Tapos sasabihin niya, eh, yung iba dyan, kung sumali lang, o ano nyo. Alam mo, kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong ano eh, huwag kayong pinapackage yun ng maganda eh. O, di ba? O, masyado nyo pinopromote, nakakalimutan nyo eh. Tuloy natin. We are the PDP Laban. We are the legitimate PDP Laban. Hirit pa ni Pimentel, si PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cusi ang utak ng pagre-reorganisa sa partido. Anong posisyon ni Secretary Cusi sa party? Vice Chairman. Oh. Pero ang kilos niya parang executive eh. Parang Alam mo kung bakit? Alam mo, Coco, makinig ka, Coco, ha? Makinig ka. Kung meron kang tenga, makinig ka, ha? Bakit sa tingin mo ang asal ni Cusi ay ganun, ha? Alam mo kung bakit? Kasi may basbas ni Pangulong Duterte. Inuutusan lang siya ni Pangulong Duterte. Ikaw ang hindi marunong makinig. Ikaw ang hindi... Ewan ko kung anong common sense meron ka. Ano yun? Nabawasan na ho ba yung kokote mo? Dahil lagi mong pinagmamalaki may kokote ka? Hindi, di ba? Baka simple. Nagpatawag na meeting. Ano sino nagsabing nagpatawag na meeting? Si Pangulong Duterte. Hindi si Cusi, si Pangulong Duterte. Oh, tapos a-attend si Pangulong Duterte sa national gathering ng PDP na pinatawag ni Cusi. Kuno. Oh, pero ano ibig sabihin nun? Si Pangulong Duterte nirerespeto niya si Cusi. Ibig sabihin yun ang ginagalang niya, hindi ikaw. Hindi ka ba nahihiya nun? Ganun kasimple. Wala ka, ano ba to? Wala ka na bang kukote? Hindi mo maintindihan yun? Si Pangulong Duterte mismo ang may gusto nun. Hindi mo iniisip yun? Saan napunta kukote mo? Sayang, yan pa naman ang ginagamit mong pagka-eleksyon. Kukote. Pero parang nawala, naiwan sa Senado? Kunyari? Presidente, umiikot eh. Nag-reorganize ng party. O sa tingin mo, mag-iikot mag-isa yan? Nang walang authority galing kay Pangulong Duterte? Ikaw naman. Hindi, alam mo, hindi ko talaga magets eh. Bakit nila kinukontra si Cusi na obvious naman na may basbas ni Pangulong Duterte yung galaw? Di ba? Isipin mo! Utak, Brad, utak! Ewan ko ba kasi na imbitado ka doon sa Balacanang? Imbitado ka ba? Nung nag-meeting ang PDP kasama si Duterte? Imbitado ka? Asan ka nun? Asan ka? Di ba? Yun lang simpleng-simple. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya na hindi ka imbitado? Tapos pagmamalaki mo pa sa inyo yung PDP, hindi ka nahihiya? Oo naman. Ayun na naman tayo doon sa mga sasabing hindi. May ganun ako kay Duterte. Meron akong ganun kay Duterte. O meron akong bibwit dyan. Asan ka? Natawag ka ba ni Duterte? Angelito Marcos Almondia, salamat po.
Hindi ko maintindihan bakit hindi niyo maunawaan yun, ano? Ng mga party mates, so mayroon tayong meeting na ganito-ganito. So yun na yung question, tapos ayaw pa magki-coordinate kay Party President Pacquiao. We will prove that... Alam mo kung bakit ayaw magki-coordinate kay Pacquiao? Kasi may ibang isip si Pacquiao. Nakiki-coordinate sila sa mas mataas kay Pacquiao. Si Pangulong Duterte yon. Hindi ko magets kung wala sa eksena si Pangulong Duterte, hindi ko naman kakampihan si Cusi. Sa tingin ko, talagang si Pangulong Duterte may utos noon. Oh, ito, gawin mo ito, national, oh, ito. Oh, tapos pagka-question ka, kung bahala, ako a-appear. Ito, yung nga lang simpleng statement na ginawa ni Pangulong Duterte. Oh, ito, may meeting tayo sa Malacanang. Oh, ikaw, nandito ka. Yung kampo ninyo, ni isa sa inyo, wala nga dun eh. Hindi ba kayo nahihiya nun? Ni isa sa inyo, wala doon sa Malacanang. Bakit? 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 Ibig sabihin, hindi kayo kasali. Ang simple-simple nun. Anak naman ng weteng yan, no? Those trying to grab power are not genuine or real members of the party, have incomplete party requirements. Pero giit ni Party Deputy Secretary General Melvin Matibag na kasama sa paksyon ni Cusi, walang nang aagaw ng kapangyarihan sa loob ng partido. Saan ba nanggaling yung resistance at pagkagalit na iniisip inaagaw yung partido? Ang naging contention lang nila lagi dito ay bakit itinutulak na mag-vice president si Pangulong Duterte? Bakit natin inaayawan nyo as a party? Bernard Flores, salamat po. Lahat ng partido ngayon lumaki, umabot sa ganito karami, yung ipinagyayabang ng lahat, we have 100,000 members na sinasabi. Dumami po yan noong panahon ng 2016 noong naging Pangulo si Pangulong Duterte. Correct! Oh. Totoo naman eh. Alam nyo ba na ang konti-konti ng PDP nung nanalo si Presidente na... Diba paulit-ulit sinabi ni Pangulong Duterte sa Sona eh. Asan kayo? Wala naman kayo nun eh. Nung nangangampan niya ako, hindi naman kayo kasali eh. Oh, di ba ano? Isipin niyo na first Sona ni Pangulong Duterte, ganun ang hirit niya. Eh, wala nga tumulong sa akin. Di barangay, siguro mga barangay captain lang eh. Pero kayo, wala naman kayo eh. Alam mo yung mga congressman, siguro parang ganun sila eh. Oh. Tapos nung naging ano, naglipatan sa kanya. Oh, di ba? Ma'am Kuruki, welcome to May Kuruki, welcome to Banateros, ha? Buwelta pa ni Matibag, kung may dapat questionin sa pagiging lehitimong miyembro ng PDP Laban, yan ay Senador Manny Pacquiao. Ang una-una po dapat nilang iresisto si Senator Manny Pacquiao kasi sumali lang po siya nung 2016 eh, he ran under Binay sa una. Oo nga, oh, ayan oh, nakaganyan. Nakaganyan pa, sino yung nagaganyan? Si Isko din, di ba? Pare-pareho sila ni Isko, oh. Dapat meron tayong Banateros si ganun, no? Bernard Flores to ngayon. Sabi nila yung member nila dati kasha sa sport. Ano? Sabi nga nila yung member nila dati kasha sa sports car. Oo nga, ama. B-Mode, mahal, salamat po. Thank you very much. Noong 2007, tumakbo siya. Under lakas. 2010, LP. Tapos naging kampi pa. Tapos... Oh, nag-LP pa. Naging kampi pa. Daman ng wedding to. Oo. Tapos sasabihin ni ano, yung mga original lang na dito sa PDP, nakain ba yun? Nakain mo siya, ang mga original lang dito sa PDP, yun talagang ano, si Pacquiao, original ba? Yung original lang sa mga PDP. Nakain ka ba, Brad? Anong naisip mo? O, bakit ba? Sama ba yung nakain? Nakain ng tubig. Bakit? Nalulunod siya sa sarili niyang tubig. Maling una. Eh, okay po yung sinabi ni Senator Coco na yun. Ang una matatanggal po si Senator Pacquiao. Hindi pa po siya tumakbo sa partido ng ano, ng PDP Laban. Oh. Unlike Senator Bongo, who won an election, the first time na tumakbo siya under PDP Laban. Oh, tama, oh. 'Di ba kasi nga, eto si Pacquiao, ilang beses nang tumakbo to, talo pa nga eh. Sa PDP ba? Hindi. Oh, lumipat lang siya. Nung tapos na, manalo si Pangulong Duterte at naging senador na siya, lumipat lang siya doon. Oh. Pero noong una, hindi. Di ba? Ito nga sinasabi niya. Ito si Go, first time lang tumakbo na senador. First time at under ng PDP. Hindi lumipat. Number 3, election po. Noong Biyernes, sa bisa ng mga resolusyong permado ni Pacquiao. Alam mo, dapat ang gawin yung presidente, sipayan nyo na ito si Pacquiao, si Bongo na lang, no? Pinatalsik sa partido si Nakusi, Matibag at ang membership committee head ng partido na si Astra Naik. Dahil daw ito sa kawalan ng loyalty at pagpapakita ng suporta sa ibang partido. Mm. Hindi yan tinanggap ng grupo ni Nakusi. It is not valid because number one, the very main reason is not they are not the disciplining authority of the party. Hindi po nakalagay sa aming konstitusyon
that the National Executive Committee has power to discipline any member. Pero para kay Senator Pimentel, tama ang ginawang pagpapatalsik sa tatlong opisyal ng partido. Tuloy naman ang National Assembly na pinangungunahan ng grupo nila Secretary Cusi sa July 16 hanggang 17. Ang payo nila sa grupo nila Senator Pacquiao at Pimentel, dumalo sa nasabing pulong para doon pag-usapan ang gusot sa loob ng partido. Pero ngayon pa lang sinasabi na ni Senator Pimentel, hindi sila pupunta sa nasabing meeting. Ayon naman sa palasyo, dadalo ang pangulo sa July 17 meeting ng PDP Laban. Yun na yun eh. Oh, wala na eh. Diba? Yun na yun. Pinis na. Wala na, pinis na. National convention yan eh. National gathering yan. A-attend si Pangulong Duterte. Oh. Tapos sila Pacquiao hindi a-attend. Pati doon si Coco. Dapat talaga si Pain. Coco dito, si Pain nila to sila Coco. Feeling ko hindi lang masisipa si Coco kasi yung tatay niya yung nagsimula eh. Baka founder. Diba? Dapat gawin na lang PDPDDS. Oh. All I can say is he recognizes the leadership of Secretary Cusi and that is why he will attend the party special meeting on July 17. Sa gitna naman ng gulo sa loob ng partido, may nakikita raw na posibleng solusyon, Senador Pimentel. Yun na nga, kung mayroong faksyon na nagpupush Pacquiao for president, may faksyon na nagpupush Duterte for vice president. Sana ang away doon, 'di ba? 'Yun ang potential ano din, 'yun ang potential compromise. No! Nagbabalita mula sa frontline, Mae Ann Los Baños, News 5.